Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, magkasala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan natin ang mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay yung pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita na iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang na nasabing ilog.
Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang mundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw'y hahanga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Diyos ko sa gawat loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagligtas. Panginoong Hesu Kristo. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa at may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko, kung tawagin sa wikang Hebreyo ay Bethesda.
Natitipon dito ang marami may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Iniintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Noy may isang lalaking 38 taon na may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal na may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noy araw ng pamamahinga, kahit sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kaniya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka na magkakasala. Baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, YouTube at sa Twitter. Sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, lalo na ang ating mga manggagawa, mula muli sa simbahan ng Quiapo, aming kayong inaalala at pinagdarasal. Sa isang kapilyang minsay na assign sa akin, tuwing Sabado, tuwing Linggo ng umaga, meron kaming misa. At napansin ko meron isang matandang babae na tuwing matatapos ang misa ko, pumupunta doon sa gilid ng altar. Tuwing matatapos ang misa ko, nakikita ko siyang pumupunta sa altar. Dahil lumalabas ako at marami nagmamano, hindi ko na napapansin ang kanyang ginagawa. Pero Linggo-Linggo, talagang napansin ko, matapos ang misa, pupunta siya doon sa gilid ng altar. At minsan talagang sinundan ko na ng tingin dahil Linggo-Linggo niyang ginagawa na pumupunta siya doon sa gilid ng altar. At nakita ko, doon sa gilid ng altar, nilalabas niya yung container ng tubig. Yung empty bottle, yung bote ng tubig ng walang laman. At nakita ko, may kinukuha siyang tubig. Sabi ko sa sakristan, "Bigyan niyo siya ng tubig. Iba po yung hinihingi niyang tubig. Bigyan niyo siya ng maraming holy water. Marami namang holy water, bigyan niyo siya." "Father, hindi po holy water ang kinukuha niya." "Ha?" Marami nagmamano, hindi ko na napansin ulit. Hanggang mga sumunod na linggo na naman, nakita ko na naman yung babaeng matanda. Pumupunta doon sa gilid, may kinukuhan tubig. At nagkataon na nakausap ko na siya. "Anong tubig po yung kinukuha ni ninyo? Pinabibigyan ko kayo ng holy water, ayaw daw po ninyo."
Pinabibigyan ko kayo ng tubig na iniinom ko, ayaw din yun po. Anong tubig yung kinukuha niyo doon sa gilid? Ang sagot niya sa akin, Father, yung tubig na pinanghugasan mo ng kamay. Ha? Ordinaryong tubig lang yun, galing sa gripo. Ni hindi holy water yun. Yung tubig na yun, ang sabi niyo para kami si Poncio Pilato, na bago magmisa, naguugas ng tubig, bago konsekrasyon, naguugas ng tubig. Yun yung kinukuha niya. Sabi ko, ba't mo kinukuha yun? Marumi yun. Alam mo bang nililinis doon ang kasalanan? Kasi pag naguugas ako noon, naguugas sa mga pare, ang sinasabi namin, Diyos kong minamahal, kasalanan ko higasan, linising mo lubusan ang mga nagawa kong pagsuway. Kaya kami naguhugas ng kamay para maging marapat kami saan? Sa konsekrasyon. O Diyos kong minamahal, kasalanan ko'y hugasan, linisin mo lubusan ang mga nagawa kong pagsuway. Kaya kami naguhugas ng kamay. Sinagot niya ako, Father, kung yung ordinaryong tubig kayang linisin ang iyong kasalanan, tanggalin sa kapangyarihan ng Diyos. Alam mo ba kung saan ko ginagamit yung tubig na yan? Marami akong bukol sa katawan. Buhat nung nakita kong ginahugasan mo yung kamay mo, kinukuha ko na yun. At unang dampi pa lang ng pinanghugasan ng kamay mo, na kung saan nilinis ka ni Kristo, na kaya rin niya akong linisin, hindi lang sa kasalanan, kundi kaya rin niya akong linisin sa aking karamdaman. Ang laki ng kanyang pananalig, ang laki ng kanyang pananampalataya. Alam mo ba, Father, isang dampi ko pa lang, minsan akong kumawa niyan at nasubukan ko ang awa ng Diyos. Natanggal ang mga bukol ko na matagal ko nang daladala. Dinampi ko sa apo ko, natanggal ang sakit at lagnat. Dinampi ko sa mga kapitbahay ko at sinasabi kong kinukuha ko sa altar. Dahil naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. Kung kayang linisin ng Diyos ang isang paring makasalanan, kaya rin ng Diyos sa pamamagitan ng ordinaryong tubig na ako ay kanyang pagalingin at linisin din. Napakalaking pananampalataya. Napakalaki. Hinangaan ko yung matandang babae na yon. Na totoo, tuwing nagmimisa ako dati doon sa kanilang kapilya, dinadagdagan ko na yung tubig para kukunin niya marami at naibibigay daw niya sa mga may sakit. Hindi ko sinasabi yung tubig ang may kapangyarihan. Ang sinasabi ko sa inyo ay ang kanyang pananampalataya. Ang pananalig sa makapangyarihang Diyos. Narinig niyo ang ebanghelyo ngayon. Tinawag na bidesta. Unang pagbasa natin narinig niyo yung tubig. Ang tubig ay ginagamit ng Diyos. Panlinis. Ginamit sa ikalawang pagbasa sa ebanghelyo. Bilang bukal ng kagalingan. Tayo rin, naniniwala tayo na ang tubig ay nakapagpapagaling. Kaya nga merong water therapy. Umiinom tayo ng tubig. Bumababa ang blood sugar. Bumababa ang cholesterol. Bumababa ang uric acid. Lalo na kung dinadasalan mo yung tubig na iniinom mo. Lalo na kung nananalig ka sa Diyos na nagpapala dun sa tubig na iinumin mo. Kaya kang pagalingin at palakasin. Ang ibig sabihin ng tubig ng Bethesda ay bahay ng awa, house of mercy. Dahil doon sa awa ng Diyos, pinagkakaroon o nagkakaroon ng kagalingan. Ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tahanan ng kanyang awa. Lumalapit tayo sa awa ng poong Jesus Nazareno. Kaya ang kiyapo,
ang mga simbahan ninyo ay dambana ng awa ng Diyos, Bethesda. At mula sa mga dambana na yan, dumadaloy ang kanyang awa at pagpapala. Dumadaloy ang kanyang tubig na kagalingan sa ating lahat. Meron din akong kaibigan dati, taga-Gagalangin. May cancer siya. At last stage ng cancer niya. Tulad din siya nung paralitiko. Wala siyang pamasahe. Walang pera para maglapit sa kanya sa mga doktor. Wala siyang kakayahang pamasahe para pumunta kung saan-saan simbahan. Pero meron siyang malaking pananalig sa Diyos. Naglalakad siya sa iba-ibang simbahan. Lumalapit siya sa lahat ng tahanan ng Diyos. Sabi ko kanina sa inyo, anong tahanan ng Diyos? Bethesda. Ano ibig sabihin? Tahanan ng awa. Daluyan ng awa ng Diyos. Four stage cancer. Ano ang kanyang ginawa? Araw-araw siyang lumalapit sa batis ng awa ng Diyos. Araw-araw siya nagsisimba. Araw-araw siya naglalakad sa kainitan kahit meron siyang sakit na kanser. Araw-araw. Araw-araw niyang tinatanggap ang pagkain ng buhay. Ang katawan ni Jesus. Sa loob ng 3 buwan na kanyang paglapit sa awa ng Diyos, sa batis ng pag-ibig ng Diyos, siya'y ganap na gumaling. Bakit? Pananampalataya, pananalig sa Diyos. Naririto kayo dahil merong kayong pananalig. Naririto kayo, naririto tayo dahil naniniwala tayo sa awa ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka pupunta sa Quiapo dahil napadaan ka lang. Hindi ka pupunta sa Quiapo dahil birthday mo lang. Hindi ka pupunta sa Quiapo dahil may hinihiling ka lang. Talagang tinawag ka ng Diyos sa batis ng kanyang awa. Lumalapit tayo ngayon sa kanya. Hindi ba hindi na ako iba sa inyo? Alam nyo ang aking karamdaman. Alam nyo mga naging sakit ko. Pero dito ako lumapit sa kanya. Kaya kahit napakalayo ng assignment ko, sambales, isipin nyo linggo-linggo nandito ako. Wala akong day off dahil pumupunta na ako dito. Lumalapit ako lagi sa batis ng kanyang awa. Ako rin na matindi ang naging sakit. Walang gamot. Pero ang batis ng awa ng Diyos, walang sakit na hindi kayang pagalingin. Amen po ba? Wala kang problema. Wala kang sakit. Wala kang intindihin na hindi kayang sagutin ng awa ng Poong Jesus Nazareno. Kaya tayo naririto dahil lumalapit tayo sa batis ng kanyang dakilang awa. At hindi nagsasawa, hindi mauubos kung natutuyuan man ang mga lawa ng tubig. Hindi natutuyuan ng biyaya at awa ang Poong Jesus Nazareno para sa mga lumalapit sa kanya. Manalig ka lang, kapatid ko. Maniwala ka at gumawa ka ng mabuti. Dadaluyan ka ng grasya na hinihingi at kinakailangan mo. Higit pa sa inaasahan mo, siksik, liglig, umaapaw ang awa at grasya ng Diyos para sa iyo. Kaya tayo naririto. Nananalig tayo sa Poong Jesus Nazareno. Amen.
Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, habang higit natin nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umasa sa Kanya. Ang itutugon po natin, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tumahimik po tayo sumandali. Time-time nating ilapit sa Diyos, sa Kanyang awa, ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan na iyong bayang nangangailangan na iyong tulong. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maupo po tayo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa sumasabot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inialay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ang utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw. At bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong kinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, gimbanal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbungin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig, kagalingan ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na laging tumutugon sa mga panalangin natin, ang Diyos ng kagalingan at lakas, mapalad tayong tinawag ngayon sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahihigit mayroong kapang napapati buktong na anak hindi niya ipinagkait nanaog sa mundo nagdusa at dumanas ng libong sakit dakilang pagmamahal mo
bayaran ka. Hindi sapat ito upang ibalik ang tugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang katulad ko masuwain sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, tinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo ko. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalihin ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang ang pupurihan ko, purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinangis ng iyong anak para sa akin. Announcement. Ang lahat po ay nanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection mamayang gabi sa ganap na ika-pito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parokyal vicar. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng itim na nasa Reno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nina noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa biyaya at pagpapala at kagalingan dulot ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.